Sa nakaraang linggo, ang best team sa East ngayon ay Bucks. Second pa rin sila sa East, pero meron silang 9-1 record sa last 10 games. Walong straight na panalo na rin sila. Pwera usog na lang din. Lamang din ang Boston at Bucks ng walong panalo kontra sa number 8. Yung Brooklyn, unti-unting bumababa sa standing. Meron silang 5-5 record sa last 10 games. Si Kevin Durant ni-report nga na hindi maglalaro sa All-Star Game. Base pa sa balita, nakaka-recover naman si Kevin Durant pero hindi pa rin alam kung kailan siya babalik. Hanggang All-Star break, mawawala itong si Kevin Durant sa lineup. At pagkakataon nyo ng Atlanta, Bulls, Knicks at Miami na umangat pa sa standing dito sa East. Kahit pa yung guard nilang si Cam Thomas sa Brooklyn ay gumagawa ng record na pangatlong sunod na game na umiscore ng 40 plus points. Ang Brooklyn din ay nag-trade na ng player, si Kessler Edwards. So ngayon, wala pang clear report kung sinong posible makuha ng Brooklyn pagdating ng deadline. Dahil nga, iba na ang sitwasyon ngayon dahil sa Kyrie trade. Sa West naman, ang Memphis nanalo din after ng kanilang tatlong sunod na talo kontra to sa Bulls. Si Ja Morant mayroong 34 points, 6 rebounds at 7 assists. Sila ang second worst team nung nakaraang linggo. 2-8 ang record nila sa last 10 games. At nasa 5 games behind na lang ang number 7 sa kanila. At least 3 games namang behind ang Kings at ang Clippers. Kung saan ang Clippers naman ang best team sa West sa nakaraang linggo. 8-2 sila sa last 10 games. Base nga dito kay Ja Morant, sila ang tinatag ngayon na most hated team sa NBA dahil nga sa nakikita sa TV at social media. Kaso siya naman ang may sabi na I'm fine in the West. Si Kawhi at yung ibang star nga dito sa West ay hindi masabi yun. Ang Clippers tuloy pa rin sa paghahanap nila ng isang point guard na maisasama kay Kawhi at Paul George. So willing silang ibigay si Luke Kennard at si Terrence Mann plus draft picks. Ang nasa radar nila at nasa report pa rin ay yung mga nakaraan, si Mike Conley ng Jazz, si Fred VanVleet ng Raptors at ngayon sumama na si Terry Rozier ng Hornets. Sa report din, si D'Angelo Russell at Christian Wood ay target ngang makuha ng Clippers. Pero sa malamang, kung kukunin to ng Clippers, maganda ang kapalit papuntang Dallas. Dahil si Christian Wood, ang problema kasi sa kanya, expiring contract na at may rumors na posible siyang umalis ng free agency. Si D'Angelo Russell naman ay expiring contract na din. Papasok na din si Anthony Edwards sa contract extension. Wala pang report ngayon kung anong posible mangyari kay D'Angelo kung mabibigyan siya ng contract extension. Dahil nga nandun si Rudy Gobert at itong si Karl Anthony Towns ay pumirma ng kontrata din. Plus si Edwards bibigyan pa. Ang Warriors naman ay number 7 pa dito sa West. Naglabas na ng report na willing sila mag-trade ng young players na out sa kanilang rotation para mapalakas ang kanilang lineup. Si Steph Curry ay mawawala na medyo matagal. Ang papasok kasi sa criteria na yon ay si Moses Moody at si James Wiseman. Base pa sa report, kung mati-trade man si Wiseman ay makakatipid doon ng Golden State sa kanilang payroll. Nagkaroon na rin ng one-on-one conversation si Wiseman at si Coach Steve Kerr. Ang sagot nga doon ni Coach, nanghihinayang siya sa naging usapan. At dito kay Wiseman. Si Steph Curry naman ay wala pa talagang report kung kailan babalik sa lineup or yung timeline ng kanyang recovery. Si Klay umiscore ng 42 points at 12 3-point shot versus OKC. Nasa number 7 sila ngayon at karamihan ng mga laro nila sa mga susunod, mga tiebreaker games na, lalo na yung sa Lakers at sa Clippers. Base pa kay Coach Steve Kerr, si Steph naman ay makakabalik this season. Inaasahan nga lang nilang mas maaga kesa later date ng March or April. So yan muna ang update kayo regarding dito sa NBA. At hindi ko alam kung paano tatapusin ang episode na to. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.